Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 24, 2022. Ang umiiral nga po ngayon sa ating bansa, ito nga pong Easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At kung makikita naman po natin na posible nga makaranas ng mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Northern Luzon, dito naman sa may Metro Manila, ay asahan natin yung mga localized thunderstorm. At tayo po sa ating advanced weather forecast sa may European Centre at Global Forecast System, na may posibilidad nga tayong imomonitor na tropical depression or mahinang bagyo. Dito po yan sa may parting western section ng Luzon. Ito nga po ay makikita natin pagdating sa advanced weather forecast. Dumako muna tayo sa ating satellite image kung saan nga makikita natin dito yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may Ilocos region, posible pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Abot po yan hanggang dito sa may Tugigaraw. At dito naman po sa may parte ng Tarlac City, sa may Baler Aurora, ay magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Asahan naman natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa localized thunderstorm dito nga po sa may Metro Manila. Dumako naman tayo sa may Bicol region kung saan nga magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan pa rin natin yung malinsangang panahon dahil po yan sa ating Easterlies. Sa may Mindoro province naman po, pulupulong pag-ulan, posibleng maranasan. Dito naman sa may Visayas, magiging maganda rin ang lagay ng panahon. At asahan lang yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may Iloilo City. Dito naman sa may Mindanao, makikita naman po natin posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po sa may parte ng Pagadian, sa Cotabato, sa may General Santos City at maging dito nga po sa Davao at sa Manay. Dumako naman tayo dito sa may Palawan kung saan nga makikita natin na posibleng makaranas din ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po yan sa Puerto Princesa, Palawan, sa Taytay at Culion. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. By June 25, makikita nga po natin na magiging maulan dito sa may parte ng Mindanao. At pagdating naman ng June 26, posible nga po na makaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang eastern section ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng June 27, meron tayong mga posibleng low pressure area pero malulusaw din po ito kagad. At pagdating naman ng June 28, makikita nga po natin dito nga po na may posibleng low pressure area sa may western section ng Luzon at posibleng malusaw din po yan kaagad. At pagdating naman ng June 29, dito nga po ay posible pong makaranas ng mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Bicol region, Mindoro province, sa may Palawan at western section ng Visayas at Mindanao. By June 30, makikita naman po natin dito na posible pa rin makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang Palawan, dito nga po sa may western section ng ating bansa, sa may Metro Manila, sa may Luzon, dito nga po sa may parte ng Bicol region at Mindoro province. By July 1, dito nga po, andito pa rin yung ating possible low pressure area. Tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ang western section ng ating bansa. By Saturday po yan, July 2, makita nga natin dito yung ating possible tropical depression. Ito nga po ay halos sa labas na o palabas na ng ating bansa or ng ating power line. At pagdating naman ng Sunday, July 3, makikita naman po natin yan dito na ito nga po ay papuntang Hong Kong. At meron tayo isang possible low pressure area dito naman po sa may western section, sa may eastern section ng Visayas. Inuulit natin, ito po ay galing sa European Centre. Ito naman po yung sa may Global Forecast System. Makikita natin sa may Global Forecast System na dito nga po ay posibleng maging bagyo yung ating minomonitor na low pressure area. At ito nga po ay makakaapekto sa extreme northern Luzon at northern Luzon.
by July 2, makikita naman natin yan sa July 2, mas medyo malakas po siya rito. At ito nga po ay makakaapekto sa western section ng ating bansa. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Dahil nga po mahaba yung range ng ating advanced weather forecast, malaki pa po yung chance na magbago po lahat ng ating nakikita ngayon sa ating monitor. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na papasok or mabubo sa loob at labas ng ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note that copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.